mami, so ito ang pag-uusapan natin po ay tungkol sa pagiging affiliate. So mga mami, may band news ako. So ngayon lang ako nakapag-film ulit kasi super dami kong ginagawa and super busy rin ako sa pag-affiliate kay Shopee. Kasi nga, guys, nung last August, from August 15 to August 23 ay naka-live po ako gabi-gabi nun. So kaya hindi ako nakakapag-film tungkol sa tutorial po ng mga Shopee affiliate. So super daming nagtatanong, so kailan daw darating, kailan daw maano yung tawag doon, ma-approve yung kanilang mga payment settings. Napakadami pong tanong na hindi ko masagot kasi hindi ko alam kung paano ko sasagutin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga mamshi na kayo po ay mag-subscribe doon sa aking YouTube channel kasi doon po pwede tayong mag-live tapos lahat po ng mga tanong nyo ay sasagutin ko ayon po sa aking kaalaman. Kaya nga lang, medyo iisa-isa pa lang, dalawa pa lang ang nagsusubscribe. So, ganun naman talaga. So, naiintindihan ko naman yun kasi hindi naman talaga lahat ay makakapagsubscribe. Pero kasi doon, mas malaya at saka mas mahaba po yung oras doon na makapagtanungan tayo. Kasi maganda rin yung nag-share tayo ng mga experience na. So, eto na nga mga mare, mga mamshi. So, eto mga mamshi tungkol sa pagiging affiliate. Sa totoo lang mga mamshi, aba, ang laki ng kinita ko sa from August 2019 yata ako nag-start na mag-live noon. Isang oras lang ako nagla-live mga ma. Sige, wag muna natin yung ikwento. So, ikwento muna. Inan muna natin yung mga tanong nyo. So, kailan ma-approve yung inyong mga payment set? So, mga mare, kapag pag nakapag-apply na kayo, nakapag-submit na kayo ng mga requirements ninyo sa pagiging Shopee affiliate, antayin nyo lang mga minsan mabilis, minsan matagal. So, sa case ko, siguro nag-apply kasi ako is October. So, na-approve ako mga mamashi na-approve ako parang February. Ayun mga mamashi, February ako na-approve dun sa aking payment setting. Tapos, dire-diretso na yun mga mamashi. So, kung ang tanong nyo ay kung anong ilalagay dun, make sure lang po na tama yung mga ipinaglalagay nyo dun. Kasi pag nag-edit kayo at sinabi ni customer service na may mali kayo, mag-aantay na naman kayo. Kaya bago po kayo mag-fill up, dapat nag-search muna kayo. So marami akong tutorial diyan kung paano nyo po ang pag-fill up ng ating payment settings. Tapos sa bank branch name, ilalagay nyo po yung bank branch name ng pagsanhan Laguna, yung C-Bank. Hanapin nyo sa Google na andun din yon. Meron din akong video po nyan. So yun ang ilalagay nyo. So tapos ano pa ba? Ano pa bang mga tanong? So, kailan daw papasok yung sweldo nila? Kunyari, ma'am, she ay nag-live ka ngayon. O kunyari, marami ka ng link na nakuha ngayong August. Supposed to be, makukuha mo yan minsan, ano. Ako, dati kasi noon, every Friday, nagpapasahod sila. Ngayon, every month na sila nagpapasahod. Katulad ko, nung yung kinita ko nung August, mga ma'am, she ay nasweldo ko ngayong last katapusan. So, ma'am, she, eto ha. Lalo ngayon super lakas ng Shopee ngayon kasi meron silang 150 pesos off sa lahat ng mga product. Hindi man lahat, parang nung una 150 tapos nung mga sa mga groceries na mga mamshi ay naging parang 100 pesos off na lang. Pero napakadami po, as in napakadami po talagang buyer ngayon sa Shopee. So mga mamshi, yung 4 days ko or 3 days ko na ni-live, na nagla-live lang ako tuwing 8 o'clock to 9 p.m. ng gabi kasi yun lang talaga yung available kong oras. Mga mamshi, yung tatlong araw kong yun, sumuweldo ako ng 2,500. Yung tatlong araw ko, 2,500 plus po ang sinuweldo ko. Diba? Napakalaki, nagulat nga ako eh kasi yung una is nagsweldo ako nung September 29 ng 1,700 plus. Tapos kahapon mga mamshi, sumuweldo ulit ako ng 549 plus. So 2,000 plus, as meron pa akong nakapending. May mga pending pa ako. Yun nga lang mga mamshi, hindi ako nagkaroon ng violation ha. Noong August 23, ang daming nawalan ng live stream. At saka malas-malasan mga mamshi, isa ako sa nawalan ng live stream button. So, inintay ko pa siya ng mga ilang araw. So, hindi muna ako nag-report. So, sabi ko, pahinga na din. Kasi nakakapagod din na magsalita. Pero, sulit na sulit po yung inyong mga pagod mga mamshi. So, ayun nga, hindi ako nakapag-report. Hindi ko agad siya ni-report kasi baka naman ako bumalik. Kaya lang sabi ko,
isang buwan na hindi pa bumaba. Kaya naman ngayon ay Sunday, last Friday o last Huwebes, nag-report na ako na nawalan ako ng lives. Meron kasi isang group sa Facebook ng mga affiliate na sabi yung kanila daw ay hindi na maibabalik yung kanilang live stream, totally ban na, sabi nung CS. So nung nabasa ko yun, mga mamshin, nag-message agad ako sa CS, nakipag-usap ako kung ano bang lagay nung aking shop, kasi meron din akong shop sa Shopee, kasi nagla-live din ako dun minsan mga product ko, dun ako nagla-live ng mga binibenta. So ayun nga ang sabi sa akin nung customer service, don't worry daw kasi wala naman daw akong violation. Yun nga lang, napasama talaga ako sa nawalan ng live stream and maibabalik naman daw yung akin. Kasi yun yung una kong tinanong, sabi ko, maibabalik pa po ba yung live stream ko? Kasi kung hindi na ako aasa, diba? So sabi naman ni customer service, opo, na maibabalik pa po namin dahil wala naman po kayong violation. Yun nga lang, napasama ako sa nawalan ng live stream. So ayun mga mare, super super saya ko, and then naghihintay na lang ulit ako ng update kasi September 22 ako September 22 ako nag-report, isang buwan na halos from sa nawalan ako ng live stream. Tapos 3 days daw bago mag-reply or yung feedback from Shopee customer service. So chineko, wala pa rin. So nag-update ulit ako kahapon, and then ang sabi nila, wait na nga lang din daw. And sabi ko nga, inulit ko ulit kung mababalik pa ba yung live stream ko, and sabi nga nila is okay na okay daw, maibabalik pa daw yung live stream ko. Kasi mga mare, yung ibang Shopee affiliate na nagda-live stream ay hindi na nila maibabalik. Totally ban na. So, nagpapasalamat ako kasi hindi naman totally ban yung account ko. Kumbaga, napasama lang ako. Kasi, mga mare, super laking tulong noon. Yung kinita ko sa Shopee kasi naging pambayad siya ng ilaw namin. Kaya ito mga mare, naghihintay na lang ulit ako ng update, and lagi kong chine-check yung Shopee ko kung magkakaroon na ba ako ng live stream, kasi nga super excited na ulit ako mag-live, kasi nga tuwing gabi lang talaga ako nakakapag-live mga mamsi, kasi tuwing umaga full ang schedule. Kaya kayo, kung kayo ay nag-apply as Shopee affiliate mga mare, ay magantay-antay lang kayo kasi the right time will come nga, sabi nga nila. Tapos mga mamsi, kung may mga tanong pa kayo dyan mga mare, i-comment nyo lang dyan and itatry ko na sagutin yan. And then kung wala kung hindi nyo ako makontakt dito or hindi ako nasagot dito, try nyo akong i-ano sa YouTube ko. So i-upload ko rin ito sa YouTube and doon kayo mag-comment kung ano ang inyong mga tanong. So ayun lang mga mare, and sana nakatulong itong video na ito para sa, kasi talaga naman super laking tulong talaga ni affiliate. So isa rin akong TikTok affiliate. So hindi ko pa masyadong kinakarerang TikTok affiliate. So dito muna ako naka-focus sa isa kasi meron din ako YouTube na ina-uploadan. And ayun nga mga mare, 'di ba mga mamis tayo na napakadaming kailangan na nating kailangan natin ng mga racket sa buhay, di ba? So ayun lang mga mare. So sa lahat na nag-PM at saka nagme-message doon, so hindi ko masagot, hindi ko alam kung paano mag-reply kasi dito sa TikTok yung, kasi 'di ba may nakikita akong pag nagre-reply may video, hindi pa ako marunong kasi noon eh, kaya hindi ko kayo ma-replyan isa-isa. Kung pwede ko lang kayong sagutin lahat ng ganito para mas maintindihan niyo mga mare, ginawa ko na. Kaya sana i-subscribe niyo ako sa aking YouTube dito mga mare. Yan, para naman masagot ko kayo doon. Mag-comment lang kayo doon kung anong tanong niyo kasi tutulungan ko kayo, 'di ba? Sharing is caring, para lahat tayo kumikita mga mare. Yun lang mga mare, sana nag-enjoy kayo at sana may natutunan kayo dito mga mare ha. And good luck sa ating mga affiliates na nawala ng live stream. So balitaan ko kayo kung bumalik na ulit. And pag nakita nyo ako naka-live sa Shopee, ay okay na. Yun lang mga mare, bye!